Iniimbestigahan na ng Quezon City LGU ang naganap na pagguho ng pader sa bahagi ng Quezon City Hall kagabi kung saan isa po ang namatay habang tatlo namang katao ang nasugatan. Kabilang sa kanilang sisiyasatin kung nasusunod ba ng contractor ang occupational safety. Alamin natin ang buong detalye sa insidente niyan sa live report ni Erlo Bringas. Erlo? Mga kasalukuyan pa rin, nagpapagaling sa ospital yung tatlong construction worker na nasugatan dito sa nangyaring pagguho dito sa loob ng compound ng Quezon City Hall. Ang Quezon City Local Government Unit naman ay sisiyasating maigi kung merong naging pagkukulang lalo na sa contractor ng nasabing proyekto. Sa video na yan na ibinahagi ng Quezon City Police District sa Net25 News, makikita ang pag-responde ng BFP at rescue team maging ng mga otoridad sa loob ng compound ng Quezon City Hall pasado alas 10 kagabi. Kita ang pader na nag-collapse sa bahagi ng Civic Center Building B sa lugar. Pinagtulong-tulungan ng mga taga-BFP at QCDRRMO na mailigtas naman ang isang naipit na construction worker sa gumuho. Ang nirescue na naipit sa guho ay agad namang isinugod sa ospital pero idineklara din itong dead on arrival. Sugatan din ang tatlo pang construction worker. Survival instinct nung apat na yon na nandun sa immediate area ng pag-collapse, bago nag-collapse, may isa na tumakbo. Unfortunately, sa pagtakbo niya yon, siya talagang tinamaan nung buwabagsak na pader. Ayon pa sa QCPD, may gagawin silang investigasyon sa ginagawang bahagi ng construction pala para itayo ang scenic elevator sa nasabing gusali na nagsimula pa noong June 9. Bottom line dito is nakakasiguro tayo rito na sa investigasyon natin may makikita tayong mga pagkukulang dito kasi hindi naman mangyari ito kung lahat ng mga safety precautions, safety practices ay na-observe. In the course of the construction, there's a need for them to maghukay sa tabi ng isang unsupported wall. So, in the course of this paghukay, nag-collapse ang wall na ito. Ang Quezon City Local Government Unit, tinututukan nila ngayon ang investigasyon sa nasabing insidente kaya patuloy din nilang inaalam ang naging sanhi ng pag-collapse pati ang posibleng pananagutan ng kontraktor. Sa isang pahayag, sinabi nilang pinaiimbestigahan ng QC Government sa kanilang engineering department ang naganap na insidente. Kabilang sa kanilang aalamin ang sistemang pinaiiral umano ng kontraktor sa nasabing site at kung natutupad ba ang occupational safety. So sa ngayon, nag-iimbestiga ating building official sa kontraktor dahil may mga contractors naman yan at tinitingnan, nire-review ang kanilang mga procedures para sa workplace safety. Samantala, prioridad din daw ngayon ng local government unit ang pagbibigay ng tulong sa mga nadamay o mga nasugatan dito sa nangyaring pagguho. Kabilang na nga dyan yung tatlong sugatan na construction worker at yung isang nasawi dahil nga sa naganap na insidente. Ang contractor naman na nangangasiwa sa nasabing proyekto ay wala pa rin inilalabas na pahayag hanggang sa baga oras na ito kaugnay nga ng nasabing insidente. Samantala, ang Quezon City Local Government Unit naman ay patuloy na tututukan yung investigasyon dito nga sa nangyaring pagguho na nasa loob pa man din ng Quezon City Hall. Yan muna latest mula rito sa Quezon City. Balik sa Emma. Maraming salamat, Erlo Bringas. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Agila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita ay i-follow lang at mag-subscribe sa at Net25 TV.